What is up mga kangmuyasaw, nandito tayo ngayon sa Project 8 QC. May nabalitaan kasi ako isang chef na nagtayo ng sarili niyang food business sa kanyang sariling kusina. Bisitahin natin siya at kilalanin para matikman ang mga masasarap na kanyang food na ginagawa. So let's go! What's up mga kangmuyasaw, so nandito tayo ngayon sa Project 8 Quezon City para tikma ng mga masasarap na pagkain na inihanda sa atin ng magaling na chef na si Miss Esther Adame. Yan, dito lang yan sa bahay guys. Okay guys, ang online sensation ng food sa Facebook ang Daily Grace Food na pagmamayari ni Miss Esther Adame. Yan, yung mga inanda niya sa atin guys, gawa niya lahat yan dito sa kanyang sariling kitchen. Yan, meron tayo ditong ultimate burger with egg, beef patty, tapos lettuce, tomato, burger bun with sesame seed on top. Yan, ito guys. Tapos dito, ito naman sa gitna natin is bacon macaroni salad. Tapos, ang next natin is yung gourmet sandwich, bacon, tomato, lettuce, scrambled egg, and cheese. Hindi ka gumagalaw to. Okay, tapos nasa harap natin guys, yung specialty ni Ma'am Esther, yung baked bangus. Ang baked bangus niya ay topped with garlic and parmesan cheese. Yan, napakasarap. Tapos next natin is yung garden salad. Okay, so andito yung mga salad dressings natin. Hindi ko ipapakita kasi mabaka naman tayo eh. Tapos meron tayo dito mga hot sauce. Yan. Kasama ko pala ngayon ang Facebook sensation ng bago bantay. Kasama natin ng last vlog na si Mr. Jeffrey Bagby ang bayan. Palakpakan! Okay, kasi matatandaan niyo sa last vlog natin, dumadating na lang bigla si Jeffrey. So, personally, ako na lang siya para hindi siya bigla-bigla dumadating. Anyway, titikman natin sabay-sabay. Okay. Magbibigay kami ng own opinion natin. Pero alam nyo guys, pag nakita mo ang pagkain, alam mo kung masarap o hindi. Alam mo yung ginawa siya with heart. Alam nyo yun, with passion, lahat. Alam mo yun guys, kapag kumakain ka, mararamdaman mo rin yun. Okay, so, tikman muna natin. Cheers tayo tol. Ano ba? Kunin mo isang buhok. Ako siguro mag-slice na ako baso mama. Kasi ang sandwich, kailangan kainin gamit ang kamay. Okay! Guys, cross-section pa lang, busog ka na. Just may man. Oh. Okay, cheers tayo kapatid. Okay lang yan. Yan! Actually guys, ay yung mga food dito is from gourmet cuisine to sa hotel. Dinala ni ma'am dito yung food niya. Imagine guys, eto ha, bigyan ko yung scenario. Nasa 5-star hotel kayo. Kumain kayo. Do you think magkano yung babayaran nyo? Versus nandito lang kayo sa labas, pero same food ang matitikman nyo. Oh, yan guys, binigyan ko kayo ng perspective para maintindihan nyo yung lasa ng pagkain. Napakasarap guys. Panalo. Ire-recommend ko ba? Siguro sa reaction ko pa lang, alam nyo na eh. Available yan sa Facebook guys. Check nyo lang ang Facebook page ni Miss Esther Adame. Yan, Daily Grace Food. Okay guys, kung gusto nyo matikman ang pagkain na mga ino-offer ni Miss Esther, check nyo lang ang Daily Grace Food sa Facebook page. Saka sa IG niya. Yan, araw-araw po po siya doon ng mga pictures ng mga ginagawa niyang food. Ay, ang sarap naman nito. Oh guys, sabi sa inyo eh, supposed to be, hindi talaga siya magre-react. Hindi talaga siya magsasalita. Pero kapasalita natin si Jeffrey. Okay guys, so bago tayo kumain ng tuluyan, kasi nakakatakam na talaga, tikman muna natin yung ultimate burger. Okay, may sunny side up egg din siya. And then may lettuce. Fresh yung lettuce nila guys, sarili nilang tanim to. Sila ang nag-cultivate nito lahat guys. Okay, cheers. Cheers. Ayun yung gusto ko talaga sa grilled burger guys. Alam niyo yung bakit? Kasi ang smoky ng flavor niya. Tapos moist na moist yung loob. Hindi ko na-expect kasi ganitong kataba. Akala ko magiging dry or ano. Tapos kasi yung char niya sa labas, na mismong ano, patty guys ha. Akala ko dry siya.
Pero hindi pala talaga sabi ni ma'am, dinala niya yung hotel dito at hotel experience. Yun pala para sa mga interesadong umorder sa kanila. Tignan niyo na ang Facebook page nila, ang Daily Grace Food. Yan, check niyo na yan. Nag-araw-araw po si ma'am doon ng mga pictures. Kita niyo yung pictures, promise. Order na kayo doon guys, message niyo na si ma'am. From 9 a.m. 9 a.m. di ba? Tapos 1 a.m. Bruh. Huwag na kayo magulo ng 2 hanggang 8. Kasi papahinga siya noon. Tapos Sunday, pahinga niya rin yun, huwag kayo magulo. Ha? Okay, so yun. Order lang kayo dun guys. Makikita nyo rin dun yung para makapili kayo. Message siya na lang si ma'am. Yan. Okay, so next natin tikman ang country intriga, sabi ng mga Marites. Yan, narinig natin sa mga kapitbahayan. Ang... Ta-da! Grilled bangus. Yan, topped with cheese and garlic. Yan, kumain natin. Hindi ko kanina tumatalon, buhay pa paglabas ng oven. Giniyaga ba? Pa-slice natin kaya, no? Kay cameraman. Cameraman, pa-slice. Yan. Kasi si cameraman kasi, although cameraman siya, ayaw niya nagpapakita sa camera. So, kamay lang. Pag nakikita niyo yung kamay, siya yun. Si cameraman. Yan, meron pala silang ino-offer na Spanish style bangus. Homemade to guys, oh. Ang sarap! Okay guys, so tikman muna natin tong grilled bangus. Boneless to guys. Topped with cheese and garlic. Masarap din to, bossy. Naunaan mo ako ah. Pag sinubo mo siya, lunukin mo pwede. Kasi boneless naman eh. Pero ang linamnam. No? Ay. Then, yun ang kagandaan kasi. Sa homemade. Yan. Pinaglalaanan ng panahon. Tapos, napakalambot. Napaka-juicy. Juicy pa hindi siya guys, ano? Kasi may iba, lalo na to. Tabang to eh. Bangus. Ang flaking yan. Kapag nagkamali ka ng or ihaw nga, di ba natutuyo? So, yun yung ano, yun yung ayaw na mong mangyari. Pero dito, kay ma'am, paglabas ng oven, alam mo kaagad na ano, gusto mo na talunin. It's been an hour before you ate it. Juicy pa. Opo. Medyo nagstay na siya dito sa table kasi yun na. So marami kaming ginawa tapos kanina. Pero guys, juicy pa rin siya. Yung bangus napaka-creamy. Kumbaga, hinighlight na lang ng cheese or ano, pero yung bangus itself, tanggalin mo yung cheese, tanggalin mo yung garlic. Yung bangus guys, panalo. Okay, syempre hindi matatapos ang vlog na to nang hindi ko pinapakilala sa inyo ang napakaganda at napakabait at napakasarap magluto na owner. Na si Miss Esther Adame. Yan, marapak! Yan, Miss Esther, maraming salamat po. Wow. Guys, mukhang dumilim sa akin sa part ko. Oh, talaga, maliwanag talaga si ma'am. Miss Grace, welcome po. Maraming salamat sa pag, ano sa amin. Ayun nga ma'am, na-inspire nga kami sa story niyo. Pero, ano pa po yung dahilan? Bakit po kayo nahilig sa pagluluto? Or ano po yung inspiration niyo pa? Dahil... para magluto dito sa bahay. Because we are a big family, and then when I separated from my husband, I went back to my parents, and then there are 4 more children there. And since they are children, I wanted them to really eat yung masasarap na pagkain, and I am from the hotel, so I actually elevate all of our meals. So I wanted them to grow up na happy sila whenever they think about food, and then lagi ang setting nun para silang nasa ano, nasa hotel kasi talagang maayos ang setting nila. Oo, the kids, they grew up like that. So whenever they are also out of different houses, lagi sila inaayos nila yung lamesa. Para silang yung gano'ng garage. So even if we're just eating toyo and egg and all that, parang naka-ayos yun para hotel style. Oo nga, it's transformed into that ano, elevated experience. Apo. Yun pala, no? So, yun pala yung naging inspiration. Yung family, syempre. Luluto ka for the family. Pero, yes. I mean, ma'am, di ba from hotel, paano po yung naging transition? Paano yung, I mean, nag-resign ba kayo? Or due to, or nag-decide kayo na magtayo na ng sarili niyo? Actually, cooking has always been with me ever since I started to learn how to cook at a very young age. Kasi my parents are negosyantes, so they're always out. At the age of grade 4, kasi I live near Balintawak. Isang ride lang, I get to go to Balintawak. And my mom would give me 100 pesos a week. So, nandun lahat, no? Yes, nandun lahat. So, that's where I learned how to like shop and all that. So, I have pa ayaya na meron siyang store sa ano. I have 1,100 pesos. That 100 pesos, I would give her 50. And then
then tita give me gulay with 50 pesos and then I would kasamahan pa ako nung kasama niya sa tindahan kasi baka na, nakawin ako sa balintawak. So the other 50 pesos I buy chicken, I buy fish and I buy mussels. So with 100 pesos I get to go home with so many bags. Though I didn't worry because sasakay lang ako ng jeep, bahay ko na. Parang after like 5 kalye, amin na yun. So that's where I learned how to cook. Pero cooking talaga is nasa dugo talaga ng family, no? It is. Ah, I wanted to thank all of my suki, even if we are not as big as the others. The suki are keeping us afloat, and then thank you so much for your support and your trust, and I will keep on creating hotel and then world class dishes for all of you guys. Yan, palakpakan mga suki. Thank you, Buma. Okay guys, so napakita ko na sa inyo lahat, pati itong dessert natin na cheesecake. Yan, gumagawa rin si ma'am na ito, si Miss Esther. Tikman nyo rin yan guys. Yun, so kain na tayo. Okay, tuloy-tuloy na natin to kasi kanina pa ako nag-crave talaga eh. Yan, kain na. Okay, kain na tayo. Yan nga pala, nag-offer din si Miss Esther ng mga cakes. Yan, mga ganito guys oh. Order kayo, tikman nyo. Syempre, tama-tama, sobrang lasa ng food. Tapos, sobrang savory. Syempre, at the end of your meal, meron kang cake. O, diba? Very, very light. Tapos, pinart na rin pa ng kape na may kasamang Hello Kitty. Anyway, gusto ko palang magpasalamat muna kay Miss Esther, number one, sa Daily Grace Food para sa pag-invite sa team natin. Yan, sobrang hospitable nila lahat. Yun nga yung sinasabi natin, no, nothing beats family and love, diba, for one another. Eh, syempre, yung food na ilalabas natin kapag may kasamang pagmamahal at inspirasyon, yan, napakasarap niyan, panigurado. Ayan guys, gustong-gusto ko magpasalamat din sa QC Apparel, yan. Maraming salamat mga kapatid sa pag-support lagi sa Team Sagasa, yan, yung mga nilalabas natin na vlog, yung mga gamit natin na damit, yan, maraming salamat. Pati sa mga kasama ko pala, every time na lumalabas tayo at pumupunta sa mga iba't ibang lugar para tikman ang mga bagong pagkain, yan, hindi pa natin na-experience, yan. Maraming salamat. Thank you for watching this video. Don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel, Eric Macorol Vlogs, FB page, and TikTok account. Yan, same lang yan, Eric Macorol Vlogs. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa pag-subscribe at pag-share at pag-like ng ating mga videos. Yan, para sa marami pang pagsamahan natin ng mga videos. Yan guys, tumutok lang kayo palagi sa atin. Yan, from dito sa Project 8 QC sa Benefit Street, sa Daily Grace Food, Eric Macorol and Team Sagasa and cameraman and Miss Esther na mga nasa background. See you on the next vlog. Bye-bye! Taga lang. Cheers muna. Mamadali kayo. Sarap eh, di ba?